Mafigalan sa Tukrimlan nga ba talaga, Alyssa Valdez na huli, ating alamin. Kyle Negrito, second setter na lang, yan po ang ating pag-uusapan kayo before that. Don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Pumutok na nga ng makakaraang linggo na talaga namang itong si Mafia Galanza ay sa Creamline daw maglalaro. Ang kapatid ni Gemma Galanza, pero wala pa naman tong confirmation, ngunit sa isang post sa social media ay talaga namang napaisip ang fans narito po. Na matagal na nga nagsasama-sama ang Creamline at kailangan pagkatiwalaan ang sarili. Sino nga ba ang papalit dito kay Gia dahil nawala siya? Ito na kaya ang sinasabing si Mafia Galanza? Well, kung tutuusin ay magaling din talaga itong si Mafia at talagang hindi nagkalayo na kapatid ito ni Gia Galanza. Kaya ang malaking chance na pwede itong i-recruit. Ngunit, for me, kung nandyan nga si Mafia Galanza ay dapat pa rin gamitin first setter itong si Kyle Negrito kung familiarity pa lang ang paglalabanan. Pwede naman itong si Mafia Galanza second setter at kung sakaling mang walang laro itong si Kyle Negrito ay pwede siyang ipalit. Lalong-lalo pa malaki ang chance niyang ipasok dahil nga bagong setter lang sa professional league at hindi pa basang-basa ang kanyang laro. Sa gimpaman ay pwedeng magpadagdag confidence. Ito sa team Creamline Cool Smashers, kaya good luck na lang. Sa ngayon nga ay kailangan na maghanda ng Creamline dahil ang mga kalaban nilang ibang club team ay talagang palakas ng palakas at ngayon pa lamang ay puspuso na ang training na kanilang ginagawa. Lalong lalo pa malakas ang chance ngayon ng ibang team na mag-champion dahil daw sa pagkawala ni Gia. Well, hindi pa rin ito natin masasabi dahil alam naman natin na bilog ang bola. Malay natin, magpasiklab ngayon itong si Kyle Negrito at kung sakali man papasok si Mafia Galanza ay talagang magiging mas maganda ang lineup ng Creamline. Sa ganun pa man, kahit nga malayo itong si Gia ay nandiyan pa na ang suporta niya at nag-share ng knowledge kung ano ang mga gagawin. Sa ngayon nga ay magtiwala na lamang ang buong Creamline Cool Smashers player sa isa't isa. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, okay lamang ba sa inyo maging first setter itong si Mafia Galanza compared kay Kyle Negrito? Comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates. Thank you!